Vaccine, doon dumami yung agentong sakit. Ay, hindi, kataon lang yan.
Bukas kamay. Nangyayari po yan, ha? Usapan natin yung focus natin yung mga politician. Pero, ikabot po sa atin ito. Nangyayari sa atin ka, huwag natin gagayain. Pero, focus tayo sa kanila. Sa Silipina ka na, nasa front ng mga balita. Kasi nga, sila yung rule of the land. Importante position. Kahit sa Bible, lagi yung binabanggit. Especially sa Israel dati, sila yung dapat na humunuan. Eh, dapat kakitaan sila ng so this time, ano pa yung mga dito? Sinabing before the multitude, yung sabihin nun, sa harapan ng mga maraming tao. Tama ba yun? Hindi naman, except mga politika, makikita natin na more on numbers sila, gusto na nakikita natin sila, right? Ang babae din ang napakamahal, para lang sila mapansin. Okay, before the multitude, maraming tao, unprincipled, pag sinabi unprincipled, walang moral, walang, sa Tagalog yun, sa English, unscrupulous. Sinabi scrupulous, may konsensya. Ito ang tama, ito yung mali, kasi hindi ko kagawa ng mali. Wala ka ng prinsipyo, sabi nila, okay lang mandaya, huwag ka lang papahuli. Ganun po yung ano niya, prinsipyo. Ay, hindi nga prinsipyo. So, kung sinabi yung ruler, ito po yung mga ruler, mga decision. So, madalas yan nga, mga politisya, presidente, mayor. So, pwede mag-apply natin sa sarili natin, yung mga tatay, na leader, kung saan. Okay? So, ngayon, mag-focus tayo sa Matthew 27, pero isa-isa yun lang natin nangyari din sa Mark 15, Luke 23, chapter 18, para sa background. Bago natin, kunin natin mga points, dahil gala natin ngayon mga ga. Okay, so punta tayo sa John, okay, parallel po ito sa Mark 27. Sabi po dyan, ang nangyari din sa John 18. Siyempre, crucifixion din. Okay? Isa lang natin, sabi dyan. Ito po yung binitray siya ni Judas. Katapos, saan siya binitray? Nabanggit na kanina. So, binigay siya sa mga leaders para siya mahuli. Una sa mga priest, at binigay ng authority yung Roman governor. So, ang ginawa ng Panginoon, sabi dyan, hinayaan niya, siya ay hulihin. Okay? And then, gusto ko lang ano yung kay Pilate, kasi si Pilate dito tayo mag-focus. Si Pilate ay isang example ng talagang politiko. Okay? So, kaya sabi dyan, Pilate then went out unto them and said, what accusation bring ye against this man? Okay? Then sabi dyan, then Pilate said unto them, take ye him and judge him according to your law. And then Pilate entered the judgment hall again, called Jesus, and said unto him, art thou the king of the Jews? Ano sinabi niya? Sabi niya dito, ilumin niya lang, no? Tinatanong niya si Jesus. Ito yung maganda dito, hindi ko nasama ito, pero sabi dito, nung tinatanong niya si Jesus, kung makakausap ni Jesus, ano tatanong niyo? Isip nyo na ba yun? Kumari lang. Sige, mag-isip nga kayo nung tatanong nyo. Tatanong nyo ba kung ano yung manalala sa loto? Pakakamal pa rin. Anong tatanong nyo? Marami siguro. Pero ano mangyayari? Yung talong mo sa akin. Ano ba? Anong plano mo, Lord? Anong? Anong gagawin namin? Anong paraan? Para nangyari ito? So, kaya nga tatanong kayo si dito si Pilate, dito na record siya ibang gospel. Pero sabi dito, Pilate said unto him, what is truth? Kasi nagtanong siya rin, art thou the king then? Sinabi ng Panginoon, buti nga kinakausap siya ng mami, hindi siya kakausapin. Then says that, I am the king. Ikaw nagsabi niya, ako ang hari. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness of the truth.
Ay bakit siya napunta dito? Paano siya ay magdala ng katotohanan? Or, yung katotohanan, bibigyan niya pa na, magkatabi na naman kayo. Ha? Lipat na. Okay, ito yung katotohanan. Yung katotohanan kasi hindi mo makasuportahan eh. Pero, para sa ibang tao, kailangan mo suportahan para maniwala lalo sila sa katotohanan. Okay? E sabi dyan, ang Panginoon ay dumating para pag sinabing witness, papatotohanan niya palalo yung katotohanan. Okay? E sabi dito, everyone. So, ang topic na kayo, katotohanan. So, maganda sinabi ng Panginoon, everyone that is of the truth, heareth my voice. So, sabi din ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Diba? So, ngayon, pag ikaw daw ay nasa, ang sinabing of the truth, ibig sabihin, galing ka sa katotohanan, o gusto mo ng katotohanan, or nasa katotohanan ka, ano daw? Heareth my voice. So, ganyan po yan. Kaya, pag tayo nag-soul winning, huwag kayo masyadong tatampo, ba't iba din lang, diba? Di na isa, di ba na lang, ako sabi tayo, isa, nagsimula rin sa kanila yun, tayo kailangan gawin yung part natin, labitan natin sila, labitan natin sila. Pero minsan, sila mismo yung ayaw sa katotohanan. So, katulad nito, pinapaliwanan yun ng Panginoon, kaya ipahili, ang tanong ba naman, ngayon naman ito to, what is truth? Tanong ba rin ito to? Totoo. Kung alam mo yung gusto mo yung totoo, tanong, ano ba yung katotohanan dito? Dapat ganun yung tanong. Pero kung sabi, what is truth? Ngayon. Tapos sabi nito, and when he had said this, he went out again. Kahalik-tahan tayo niya yung sagot ng Panginoon, inalisan niya. So, madalas ganyan yan sa atin, ha, kahit sa application. Pag lumulo tayong katotohanan tapos inaalisan mo, malamang hindi ikaw yung may something ng wrong. May mali ka. Pag ganyan yan sa church. Tinuturo, inaaral lang yung katotohanan sa church, ayaw mo sa church. Bakit? Di ba? Kung dito ka man, hindi ka naman nakikinig. Bakit? Something's wrong. So, yung gusto ko lang makuha sa John 18. Okay? And then sa Mark 15, kuha rin tayo ng point doon. Ano yung mga makuha din dito? So, ito ay ano na siya. Ito, dito lang sa 15. Sabi dyan kayo muna, ready to. So, by faith, willing to protect the people, release Barabbas unto them, and deliver Jesus when he has scourged him to be crucified. Okay, pag-alala din yan, pero mali, yung term niya dito, willing to content the people. So, kawawang Panginoong Jesus, ang gusto ko ipis nung ano, hindi yung tama, hindi yung maka-Diyos, o hindi yung makatukuhanan. Ang gustong i-place ng mga politiko, sino? Eh, ba't hindi si Jesus? Gusto niya yung mga nakakarami. Kaya ang title po nito, Wash His Hands Before the Multitude. Ganyan po ang mga politiko. And ito, dito na lang sa last. Sa Luke 23, they were instant without voices, yung mga tao, no? Requiring that he might be crucified. So pinipilit na halos nila yung politiko, leader, governor. The voices of them and of the chief priests prevailed. So ang boses pala, ay mga bata alam yun, yung pag gano'n. So nasa tayo, dito, 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 dito. Sige na, dito na. So minsan, kung sino yung maingay, nananalo. Hindi lagi tama yun. Okay? Sa bahay, dapat pinaka-siga. Yung siga. Post mo yung tatay, diba? Pero minsan, pag mas post yung nanay, nadaanin dyan. Hindi baro ng dalaki. Wala. So, masabihin nyo, minsan, napalakasan ng boses. Kaya may bakit maraming maling religion. Ganun ang ginawa nyo eh. Kinakausap nila yung mga malaksa tao, bensya, mga pera. Then, kahit mali yung gospel nila, ang dami na nila eh. Ganyan is sa mga method. Pero hindi laging tama yan. Actually, madalas nga mali. Okay? Mamaya, dadaan ulit natin yan. Pero nasabi dito, in Pilate, gave sentence
that it should be as they required. Sinunod na kasi ang ulit eh, sa kandami nila. Anong ginawa? And it is to them, for then him, that for sedition and murder, was carried to prison. Sino yun? Di ba mabas? Kung masamang tao, pinalaya kasi nga may customary values sila. Talib na si Jesus, wala nang kasalanan, okay? So kaya punta tayo ngayon sa ating mga points, mag-aalala rin alin, again, ano? Yung mga politiko, mga ruler na to, ang gagawin natin sa kanila? Hindi, para ma-warningan tayo, ano dapat natin gawin? Saan tayo ilalagay? Okay? So number one, so parang may tayo dito naka-listed things of unprincipled ruler. Aralin natin, makikita natin from this chapter, ano klaseng mga tao to. So sino pala yung politiko dito? Si Biden, no? Pero actually, hindi lang. Verse number one, sabi dito, when the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. Now, alam natin ang Panginoong Diyos, walang kasalanan. Hindi siya nagkasala. Paano mo uusigin ang tao hindi nagkasala? Sige nga. Ano? Parang si Daniel, nabanggit kahapon, di ba? Walang problema kay Daniel. Kahit na nasakop sila, nag-include siya kasi yun sila lagi ng Diyos eh. So, sumunod siya kung dapat sumunod, kaya makakaiwas siya. Iiwas, pero legal pa rin. Yung ginamit sa kanya, alam niyo na, yung kanya na panalangin niya, diba, kapon, hindi pa kanya. Kaya sabi dito, itong mga to, chief priest, mga leader din po yan. Elders. So, may gusto silang gawin na mali, hindi nila kayang gawin basta-basta yon kung sa totoo lang sila kasi nga walang pagkasalanan ni Jesus. So well, first point ko, anong ginawa nila dito? Mga politiko, madalas nilang gawin to. Kaya minsan malilito kapag ikaw yung nakinig ng balita, kaya ko, bilang naman yung kabata, so nakinabuta ko po yung umupo si Duterte. Alam mo, napansin ko, kahit hindi ako masyadong sumusubaybay kasi yung mga headline, nalabas talaga kung saan-saan. Eh, tao, pinag-usapan yun. Pinabutang pa yung biskot ni Basakit na yan. Hindi ko rin alam kung sino talaga siya totoo doon. Pero magugulat ka, nakulong yung pinalaya. Sino mo pinalaya doon tayo? Dami, no? Sino pa? Sino? Si Amoyo, very good, di ba? Si Amoyo. So, pinakulong yan niya, no? Kasi kalaman sa politika. Iba na yung leader, wala nang kasalanan. May niwala ba kayo doon? May nagbago, amen? So, sino pa? Ano malalaki yung marami pa eh. Kaya, ganito po, point number one natin. Ato na nakita natin dito, kung anong gusto ng mga to, nangyayari, di ba? Sabi kasi dyan, they took counsel against Jesus. Sila, pag sila'y nagsama-sama, paano kaya ito nagawa yung mga? Makagawa ng paraan niya kahit mali sila. Okay, so gawain mo politiko yun. Number one, yung, hindi kayo familiar sa term na ito, pero ngayon, maybe familiar kayo. Ito yung aking nakita. Pwede nga ano yan eh, pwede Latin sa English, pero ang magandang term dyan is machination. Parang makina. So kung sinabing machination, machinate, ibig sabihin mo dyan, parang dinodoktor nila, okay? So, gagawin natin dito. Oh, sabihin mo yung ating connection dyan. Alam niyo yun, gano'ng ano, connection. Ibig sabihin nun, mali at tama ka, kahit ano pa yan, susunod yun. Okay? Number one, machination is the name of the game sa mga politiko. Tama ba yun? Mali. Tignan natin yung ano. Definition. Ano makita natin, hindi po ako nag-invento si Pastor. Nangyayari po ito. Kahit sa Ukraine na yan, isang ano natin yan. Pero, dahil politiko pala dyan. Nasabi dyan, a scheming or crafty action or artful design intended to accomplish something usually evil. Okay? So maganda, magaling. Kung sinabi artful, talagang design niya, parang COVID eh, parang plan eh.
po, dapat ano nangyayari pag ganyan, magkakagulo yung tao. Eh, bitisi natin ng gabi. Ano pa? Eh, magtatanong yung tao, wala namang kasalanan yan. Eh, huwag natin silang bigyan ng chance na magtanong. Mga ganon. Ganon po yan. So, niluto nila yon ang Panginoon. Ay hindi dapat ma... hindi mangyayari ito kung hindi nila niluto ito. Ang tayo-tanong text, sabi niya sa Bidyan, sila ay nag-took counsel against Jesus. Okay? So, alam niyo ba na madalas ginagawa yan? Ang mga politiko? Alam niyo ba yan? Lalo yung mas malakas, mas patindi yung kanilang machination. So, sinong ginamit nila? Sabi dyan, when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. Okay. So, sinong ginamit nila? Kasi yung mga chief priests po ay walang authority outside ng kanilang religion. Okay. Hindi problema yun. Ngayon silang paraan lagi. May hindi ako na ng example lang kung kung alam yung mga alak, yung mga spiritual. Siyempre, business yan eh. So gusto nila kumita ng malaking pera. Kaso hindi naman sila gobyerno. Sinabi ng gobyerno na bawal na yan, bawal na yan. Anong gagawin nila? So paglalakanan nila yan. May isang utusan silang tao para makidikit dito sa mga politiko. Huwag ko bawal yung ano, Yossi. Alak si Duterte ka naman. Tuwa na ako dyan eh. Diba? Nakita ko yung drugs na nasa mga ating pa kami. Yung mga nagisigarin yun, takot na takot kasi uhulihin. Ilang linggo lang yun, wala na naman. Kasi pag tinuloy-tuloy yun, wala na mag-iossi. Sabi natin mga lahami yung mag-isigarin nyo. Ang laking mga walang pera sa mga tabako corporation. Ay, ganyan yung kalokohan na yan. So, kunwari lang sa umpisa, pinasaya lang yung mga ano, bad na huli. Asa na? Ganun din sa drugs. Diba? Dito sa Duterte niya. Eh ngayon, paalis na. Dahil pag ginagawa, alam niyo ba yun? Yung huli na balitaan ko, yung bawal na bawal dati yun, yung mga foreign investor na may-ari ng 100% ng company. Bakit bawal yun? Kasi nga, yung banda mo na, sino na may-ari ng Pilipinas? Yung mga mayroon kaya na, kasi kaya nilang bumili. Tapos lalo yung mga telco, yung mga power, kung binila ng China yan, sino na may-ari ng Pilipino, Pilipinas? Bawal na bawal, hindi ko alam paano na ipasa ni Duterte yun. Ewan, kasado na ba? O nilalakad pa lang? Kasado na? Paano nangyari yun? Pagkita niya yan? So, patay na tayo. Eh, mangyayari naman yan eh. Kaya nga naghahapit din tayo dapat sa paglilingkod sa Diyos. Kasi nangyayari lahat yan. Lala na. Okay, so number one, machination is the name of the game. Magaling sila sa ganyan. At sabi nito, use the worldly system to their end. Ano yung worldly system dito? Yung governor. Wala silang karapatang pumatay ng tao. Gusto nila patayin yung tao na matuwid ng Panginoong Jesus. Ginamit nila yung sistema. So, tayo mga lingkod ng Diyos, hindi tayo magaling dyan. Inaalam lang natin, pero lalong hindi natin, o, patayin natin yung ano, si Manalo. Hindi tayo magpunta sa ganung pagpaplano. Gupay lang natin yun. Hindi natin gagawin yung sa sarili natin mga kamay. Amen? Ang panlaban sa mga kulto, sa mga demonyo, salita ng Diyos. Pag dumami yung naligtas, takot yung mga yan sa atin. Alam niyo ba yun? Kahit may balin sila, patay lang. Patay tayo lang. Hindi pwede yun. Kaya ang panlaban ng salita ng Diyos. Pero sila, sistema ng gobyerno, ng makamundong gobyerno. Kaya hindi yung alam, wala silang kalapatan, wala silang kapagirian. Nilapitan nila yung gobyerno. At siyempre, maraming hudyo dyan, yung mga politiko na yan, lumalapit kung saan, ang maraming hatak. So, kailan lang na naman, no? So, hindi ko nakabasa yung gamitin. Pero, kinala niyo ba si Nash Bailey? Sigat na sigat yan, di ba? Na-feature nga yun sa company namin. So, ang dami yung nag-i-follow yun kasi pang-interesting daw yung mga ano yan. Pero bandang mo, dati tsaka neutral sa dati. Ngayon, sikat ka na,
mo-monetize mo yung kasingatan mo ngayon. So ngayon, nag-endure na sila ng mga Bitcoin. O ano nangyari? So, kung ano dapat yung ginagawa niya dati, inaaral lang niya, pinetsex na kayo, parang kinukumbinsin niya, dapat mag-invest na rin kayo. So, gusto ko sabihin to, lumalagpas na sila sa nasasakupan nila. At ganyan na ganyan yung mga tao na nasa gobyerno at yung mga kontsaba nila sa labas ng gobyerno. Sa case natin dito, mga chief priest na galit kay Jesus, nagbiwala, pinuntsaba nila yung gobyerno. Ganyan yung mga politika yun. May isa ka ba yun sa mga ganyan? Baka may focus pa sa inyo, sinong manong ko? BBM. Uniteam. Ano ba? Ang pabila naman, makakamping. Ngayon makisaw-saw dyan, wala, hindi nyo makampi ang mga yan. Ayan, dami mas ko, nakita ko ba yung nag-rally? Bayan lahat yun! Ayan nga, may sabi na sa akin eh, kaya nga yung pitching natin dapat ngayon eh. Kasi wala eh. Ano, feeling proud ka malo, pagandong ka dahil, Lenny, bakit sinasupport kasi mabuti po siya tao, pero actually, yun nasa utak ko siya dito. Walang prinsipyo! Bawat boto natin, supposedly, originally, nung yan ay na-establish at natulong ng Panginoon, para hindi sana tayo maabuso ng tao eh. Para hindi kung sinong malakas lang dyan, loko-loko yan, di alam natin loko, huwag natin boto. So ngayon, ang kapangyarihan nasa tao. Dapat. Eh pag yung mga tao, wala lang ng prinsipyo, yung boto kung sino, mapera. Narukuhin ko na sa inyo dati ito, hindi ko nang pakpangalanan, pero kilala na yung sarili nila. Mga high school friends ko to, high school classmates. Kasi syempre mga ganyang edad, mga mabubayin pa tayo, dapat tayo alam sa atin, di ba? Eh dumating yung syempre college, graduate na kami, nagko-comment-comment lang kami. Yung ko lang, bakit kami na ano dun eh. Basta, meeting, meet up lang. Masaya, kaibuan. Bandang huli, nagbibida na tong isang ano. Anong botante nga, 2 million na sa bagko eh. Nagugulat akong ganyan eh. Kung sasabihin ko, eh, hindi pa naman ako preacher noon. Eh, nakinig lang ako. Saan lang dito, loko-loko doon siya. Kasi namimigay daw sila ng pera, 2 million. Kasi kasi yan, 2 million, kung sabihin ko. Hindi kasi naman ang mukha nito. Kung yung sasabihin, hindi ko alam sinasabi ko. Kung sinabi mo, loko-loko yung mga yan, huwag kayong mag-isa dyan. That's exactly what I mean. And I know. Then yung kakatiwalaan yung mga yan. Well, so number one, machination is the name of the game, ha? Nagmamanipulate yung mga yan, lagayan dito, takutan doon. Na yung baka mundong sistema, umiiral dyan. Pero hindi dapat ganun. Okay? Kaya number one, yan ang laro nila, may kilaro ka rin. E, ibang Baptist, ganun na rin. Kaya, sige, pinapakalaan si Abante na naman. Dapat lang eh, anong gagawin ko? Hayaan ko lang, i-baptist din yun eh. Hindi naman gano'n ang baptist, independent tayo. Kaya yung mga unang pinakalala niya, nagpasalamat din ako dyan sa mga yun. Marami, hindi lang naman ako eh. Yung mga namimig ako, gusto ko rin yun, kahit nagat yun, mahiyabang daw. O naman, baptist ka na, huwag kong besmang ka pa. Ba-baptist day ka pa, tinalo pa yung ibang makamundo. Ano yung baptist day na, may isa pa tayo doon? Yung iba, talagang, amen, baptist, I'm proud to be baptist. Okay na nga eh, hindi na nga tayo nakikisaw-sunod, tapos biglang may abante. Maraming tinurong ano din yan, mali. Mayroon pa siyang sekretaryo ng baklak eh, malaki niya pa. Sabi niya, I respect you. Hindi kasalanan niya, pero I respect you. Ako nga, mayroon ano eh. Politiko, talaga. To the max. Okay, so doon muna tayo ang machination of the name of the game. Huwag tayong makisaw. So number 2, hindi mo natapos to. Hanggang number 3 tayo. Okay, number 2, number 1, machination of the name of the game. Alam niyo machination? Okay, nantindihan niyo na. Pag-manipulate, pag-politiko, pag-tsabahan, para ma-accomplish yung sinister goal. So yung masama. Nag-goal nila. So number 2,
verse 3, sabi dito, that Judas, which betrayed him, alam niyo yung ginawa niya, di ba? When he saw that he was condemned, repented himself and bought again the 30 pieces of silver to the chiefs and elders. So, banda ko yun, pakamatay. So, point ko lang dito, sino gagamitin ng mga politiko para sa kanilang mga kalokohan? Ito, pinwento ni Pastor Vito to, pinwento ng iba to, alam niyo ba? Kaya sa Believe in Prison daw, pag politik, may nakikita yung mga kinapatay, sino pumapatay doon? Nakalabot sa politika. Sino yung utusan nila? Palagin nyo. Ganun daw yun. As in, yun sabi yung basta natin din ako yung iwala eh. Eh kaso may kilala sila doon. Si Anjas Pogi, naka... Ano nila yun? Ako, di ko kinausap yun. Pero... Hindi naka ganun nila yun. Pero maalap yung wala yun ulit. Anyway, totoo po yun. Alam nyo lang yan daw. Pag puli, pag yan, election, may gusto kong patayin, kakausapin ko lang yung warden. Kailangan akong patayin. Kaya ano yun ha? Under close door. Sino papatay dito? May kilala ako dito. Palayain natin sandali. Ganun daw. May niwala. Paano yun, pastor? Mga loko-loko naman yun. Yung mga pinag-usapan natin dito eh. Papalayain nyo kasi ano na yun eh. Mga sila, mga reprobate na papatay at papatay yun. Kasi ba't ka naman hindi papatay? Magkakapera ka pa. E nakakulong ka rin naman. Yung mga marami nila sa kulong, wala na, patapon na buhay. So, gagamitin nila. Kaya, point number two, yung mga political and principal rulers na yan, number two, katulad ni Judas, makes use of the basis of the people. Mga Pilipino, kawawa yung mga mahirap na nga, gagamitin nila yan. So, sino pina, mas loko-loko? Yung mga chief priest o si Judas? Sa kwento na to, yung chief priest, kasi na yung nanguna eh. So, baka loko si Judas, pero mas matindi dito yung mga chief priest, amen? Para ka mali, oh, pag-anaway ako, patayin ko rin, nabayaran kita. Sino mas loko sa amin? Ako yung nag-initiate, di ba? Yan yung algorithm niya. So, number one, makinig nyo the name of the game. Number two, yung mga politiko na yan, na walang prinsipyo, makes use of the basis people. Kaya mag-ingat tayo. Okay? At huwag na natin supportahan yan. Magkaroon naman si Lenny. Kami na kami bayan dito. No? Lahat ang kandidato, pinakamatinood daw si Lenny. Sana ko ba? Pero mga ano yun, mga dilawan din ang nag-backup dyan. Pare-pareho yan. Yung nagsasabi pa nga, kaya talagang greenroom daw yan si Lenny. Pati yung pagkamatay ng asawa niya eh. Sabi ha, hindi ko alam ha. Pero parang ganun daw. Hindi na lang lumabas yung mga balita na yun. Pero, alam nyo, parang matay ang asawa niya? Madami sa mga airplane crash, yun ay ginagawa nilang aksidente. Aksidente na hindi aksidente. Yung Titanic, yung mga kwento rin dyan. May mga leaders yung mga business na yung pinatay doon. Paano sila mahuhuli, namatay sa Titanic? Hindi wala na. Nagkataon. Nagkataon na bangga. Nakaburo yun. So anyway, hindi na punta sa conspiracy theory na yun. Pero, ganyan po yan. Nakatulad nito, malinaw sa Bible, nagkagamitan sila, ginagamit yung mga loko-loko ng mga mas loko-loko, nangyayari rin sa panahon natin yan. Amen? Amen. Kaya huwag tayong mag-isaw-saw sa mga yan. Okay? Pupunta tayo sa mga Kristiyano ngayon. Kasi wala tayong application. Alam niyo ba? Ang mga Kristiyano rin, ginagamit ng mga loko-loko. O, paano ngayon tatanggapin yung mga bakla? Yung malinaw sa Bible na mali yan. Gagamit ng mga Kristiyano, lolo ko. Unang lolo ko nila mga Kristiyano. Pag tinanggap na ng pastor ganito yan, ni Popeto yan, o ni ganyan. At tanggapin na rin namin. Amen? Hindi tayo, ha? Sila, ganun yung style. Gagamitin nila yung mga loko-loko. At sa mga Kristiyano, sino gagamitin nila yung pinakakarnal? Okay, yung mga iba, so-called Christians lang, hindi totoong Kristiyano. Pero kahit mga totoong Kristiyano, pag naloko nila, gagamitin na nila, ano mangyayari?
Di makakompis na yung goal nila. Katulad dito, nangyari. Ginamit si Judas. Nakakompis na nila, nakakondemn na nila si Jesus. Bahala ka na dyan. Pakamatay ka na. Nagpakamatay nga ni Judas. So, masaya ba makipaggamitan sa mga politiko? Talo ka dyan, wala kang panalo. Bumoto lang naman ako, ba't nga bumoto doon? Hindi mo alam yung sistema. Kasi pag wala nang bumoto, pag wala nang bumoto, magkakaroon ng revolusyon, sigurado ako. At ma-expose. Yung ba't ang dami yung hindi bumoboto? Para kayo, ngayon, ang dami yung hindi nang pampakakuna. Yung ladies na balita. Kaya wala nang pampakakuna. Hindi sila iniwala, malamang. Ayaw na magpa-boost ka, ngayon yung pang-apat pa. Kulang na lang, anong gusto nyo? Parang pabanguna kayo. Kung totoo yan, di tayo yung naghahabol sa kanila. Di ba? Kaso hindi eh. Kaya number one, machination is the name of the game. Masama. Number two, makes use of the basis people. Masamang masama. Mga ano sila, gamitan. And then, dito tayo magkatapos muna. Eh sabi dito sa 5, and he cast down, ano nangyari kay Judas? Pinatay ba siya ng mga chief priest? Hindi, pero pinatay niya sarili niya. So, kahit nung ano, may parodong documentation, ganun daw ginagawa ng mga babae. Ano yung ginagawa pag kayo ay alala ko, pero totoo ko yan, ginagawa daw nila. Mga babaeng mahirap, gusto yung maman, nag-adventure sa mga US, Europe. Siyempre, kukunin yung passport mo, anong gagawin mo doon? Hindi makaka-uwi. Ano ka ng alipin doon? Ang ginagawa nila, hindi mo sa lahat ha, pero ginagawa nila ang mga sex slave. Ano nyo ba yun? Pagsasayawin sa bar. Wala ka ng ano eh, chance. Tapos, ano nangyayari? Siyempre, hindi ka naman papatayin. Kaya ka lang doon. O, may sirap din po. Banda mo, di mo papakapatay ka na. Pero tuloy-tuloy yun, yung supply nila ng mga gano'n, mga alipin. Kasi kaya yung mga tao dito, nire-recruit, mayaman yung bit naman o, Amerika, mayaman yung mga European, mga Hapon, sayo-sayo lang kayo doon, paloko ka naman. Bandang muli, isirap yung buhay mo, bandang muli. Wala silang kasalanan, sabi nila, wala silang responsibility, nagpakamatay yung babae. Gano'n nangyari kayo yun eh, Judas. Ganyan po ginagawa ng mga politiko. Talagay nyo, yung mga artista ginagamit din yan. Diba? Kaya naalala ko yung mga, ano ba, si Tony naman yan, diba? Kaya mga balita eh. So, ganyan yung mga pansahan. Yan tinanong, channel to ka eh. Si BBM, ang ginsa sa mga, ano, ginawan. Ano ba napunta ka dyan? Iniyara ka ba ng malaki? Ano sinabi niya? Ano yung iniwasan niya? Iniwasan niya yung tanong. Okay. So, ba tayo punta doon? Pag ikaw ay kalabang ka nila, tulad ni Judas, ano nangyari? Pinatay. Pakailang sa inyo yan. Isang buhay ka lang. Okay? Nataka ba kayo ba napakalala ng baril? Okay, di ako akin sa baril, yung depensa lang. Pero may army ka na, yun. Okay, kaya number one, machination is the name of the game. Number two, makes use of the basis people. Number three, mga politiko full of murder and deceit. Nakita nyo ba yung ginawa ni Judas? Ang galing. Ay, galing. Mga chief priest, bayaran nyo to. Taidurin mo to. Walang kasalanan niya, pero taidurin mo, ha? Sige po, kasi galit din siya kay Jesus, eh. Ito ba yun, eh? Ba't na muli, napabuti pa siya? Okay, Judas, pupumot ka namin. Ngayon, ano ka na rin, chief priest pero hindi. Hindi po yun, gamitan lang yan. Pag kakaya ka lang i-discard, discard siya. Hangga, o naging witness ka pa eh. Meron yan eh. Meron pa kasi ganun mga pelikula. Totoo yun. So mag-witness ka pa, eh mamatay ka na lang. Nangyayari po yan. Ngayon lang, inabalita na naman, di ba? Mga kalaban sa politika, ano nangyari? Binaril. Hindi, nagkataon lang yun. Hindi, malapit na eleksyon. May kinalaman yun. Amen? Amen.
Demi. Nakapera tayo dyan. Ano ba ba? DM. Sana nakapupukat. Tuloy natin next week, amen? Election period pa rin naman, kaya. Hindi nyo tayo mamaya. Amen? Yan ang gagawin natin. This time, let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming pag-pingil na nakapapanahon. Kasi ba, mga bata, Panginoon, makita na namin kung sinasabi sa salita, Panginoon, ganito ang reality ng buhay ng mga anak ng demonyo. Gagamitan sila minsan. Pag may pabiktima kami, naniwala kami, sumuporta kami, nakasawsaw kami, kami din po ay gagamitin para sa kanilang mga evil plans. So I pray, mas maging matalino kami, being your children, nilalatag nyo ng matutuwanan dito, Panginoon. I pray, natin kayo makasawsaw din, pangit na patutuwa kami ng mga sa Facebook pa, nag-aaway-away, pare-pare na naman dumulong kayo, Panginoon. Panginoon, kung may natitito pang politiko, Panginoon, na matino, Panginoon, hindi lang sila dinagamay, sila po yung patutuwaan nyo rin, para sa inyong mga anak, ang makapamuhay ng mga mayapa, Panginoon, sa inyong biyaya, sino po yung matis, na may dumatino, Panginoon, yung po yung pagpunulan, talang-alang sa inyong mga gawain, Panginoon, patuloy na rin. Kailangan po rin, patuloy na rin ito next week. Ito ang mula natin yan. Pagkain, Panginoon, ay sila maganda. Mas masayang maling pulo, sa aming kalakasan. Ito ang natagumpayan. So winning, practice,